Good day once again. What's up mga ka-basketball? Paul Shoes Live TV is back for another episode ng ating shoe review. But before that, I'm Johan Noble. Sa mga bago sa channel na to, paki-like naman po, share, and subscribe. At paki-click na rin po yung notification bell para updated po tayo sa ating mga future reviews. So let's go! Okay guys, today ay re-review natin ang isa sa nilabas na naman ng Nike na budget shoe. Ito po ang Renew Elevate. So Nike Renew Elevate. So always starting off with the traction. So ang traction pattern ng Renew Elevate ay para siyang diamond pattern na naka distribute all throughout the outsole. So durability test, no? Nalaro ko siya both indoor and outdoor, so magandang review ko ito. So dikit-dikit yung grooves, no? Makapal, malalim. I-recommend ko po siya ng outdoor use kasi matibay po siya. So kasi nalaro ko siya nang twice sa outdoor, pero wala akong nakita kahit na may gasga siya, pero hindi siya yung nagre-rip off na nagtuklap, ganun. Wala pong ganun. So recommended ko po siya sa outdoor. So pagdating naman sa indoor court, yung kapit niya, no, kahit sa dusty, walang problema. So yung traction niya ay superb kung ako yung magre-rate, no. Dusty court, nagpipick up siya ng dust pero hindi siya naapektuhan. So yung kapit niya maintain, napakaingay. So sa mahilig sa mga may squeak yung sapatos nila, this is for you, no? Maingay siya, masarap pakinggan sa tenga yung squeak niya, napaka loud at napaka kapit ng traction niya. So for that, outdoor and indoor, napaka goods na goods po ito. So i-rate ko siya ng 9.5 out of 10. Okay. Pagdating sa cushion. So, pagdating sa cushion, kung makikita po ninyo, ayan po. Ayan po yung Renew, no? Nike Renew. Para siyang mas mellower doon sa Nike React, no? Kasi yung React nilalagay ng excuse, ng Nike doon usually sa mga running shoes nila. Merong nilabas ata yung LeBron, pero naka-cage siya, pero malambot pa rin sa paayon yung sa mga reviews na napanood ko. So dito sa Renew Elevate, naka full length siya, no? Para siyang dalawa, eh. React, and then ito, para siyang combination, kung makikita niyo po. Yan yung midsole, eh. Ito yung outsole, this is the midsole, no? Para siyang dalawang foam. So itong una, hindi ko sigurado, pero sobrang lambot din po siya. So React plus this, or iniba lang nila ang kulay, pero hindi ko sure po, eh, ano. Dito lang sa heel part, dito, ito lang mismo yung Renew. Pero ito sigurado ko, Renew po ito. So ang ganda, ang lambot sa paa, you can get a good amount of impact protection from this combination ng cushion setup na ginawa dito sa Elevate, no? So for that, comfortable siya, yung impact protection nandoon, yung bounce nandoon, no? So for that cushion setup, i-rate ko siya ng 9 out of 10. Okay. Pagdating naman sa materials, ang ginamit na materials ay mesh, may fuse, traditional lacing system, round laces. Gusto ko siya kasi pag hinigpitan mo, hindi na siya halos tuluwag. And then, hindi siya ganun kapadid yung tank, pero comfortable naman. Hindi rin siya ganun kapadid yung pillow sa Achilles. This is mid-cut. And then, may internal TPU counter. And then, Zeus, na para siyang naka-imbus na rubber. Which is good looking naman siya. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-premium looking.
And then shoes din dyan. And then may mga fuse. Kaya for added stability and support. So overall materials po for a budget shoe like this, it gets the job done. So okay po yung materials na wala akong reklamo doon sa price na ginawa ng Nike. Okay. Dahil dyan, ang materials, i-rate ko siya ng 7.5 out of 10. So hindi siya ganun kaganda tingnan. So kasi pagdating sa materials, dapat hindi lang natin siya titingnan ng maganda, dapat yung support nandun. So I think 7.5 is fair enough for this price, no? Pagdating naman sa support in lockdown, wala akong naging issue. Mid-cut, madali rin siyang isuot, no? Lateral movement, walang problema. Lalo-lalo, makapit siya, walang kamagang issue. And then, malapad rin siya. Yung trigger niya, maganda rin. So, overall, support in lockdown, walang problema. So, heel-to-toe transition, napakaganda, napaka-smooth. Very low to the ground din siya. So, magandang i-compare to sa isa sa mga budget shoe na ni-review na natin before. So magko-compare tayo ng apat na budget shoe at tingnan natin kung ano yung mananalo. Okay? So yun po yung all about support in lockdown. Yun po ang making review ng sapatos na to. Palagay ko, nasabi ko na lahat. Napaka straightforward dahil gustong gusto ko yung sapatos na to. So black and white colorway at the same time, pretty dope yung kanyang combination. So yun po, summary, both outdoor and outdoor, pagdating sa traction, wala kang magiging problema. Durability, magagamit mo siya ng matagal dahil napakatibay ng outsole, ang kapit niya, superb para sa akin. So isa yun sa tinitignan ko sa sapatos. So wala kang magiging problema kahit na dusty god, no? Hindi na apektuhan yung traction niya, yung kapit niya dun sa dusty. Pagdating sa cushion, ang ganda ng combination na ginawa ng Renew Elevate, no? Magamit ng Renew at this one, yung foam na to, naka partially uncage, naka cage lang siya sa mid side, medial part ng shoe, pero napaka mellow ang pakiramdam dun sa footbed. And then yung base niya malapad rin. Impact protection is good, no? So you can get bounce dun sa cushion niya. Kaya napaka comfortable sa paa ng cushion. Pagdating sa materials, nagawa naman ang dapat role ng materials, no? Supportive. Wala ako naging issue dun. Walang heel slippage. Ang ganda ng lacing pagdating sa lock. No? Narelax siya ng maayos, hindi siya basta-basta natatanggal. So, yun po yung mga napansin ko dun sa Renew Elevate for the price of 3,695. Very good performing shoe. No? So, yun po ang may pin-review natin ng Nike Renew Elevate. Hope na nakatulong ito sa inyo sa pagpili nyo ng sapatos na ayon sa game type nyo. So, yun lang guys. Salamat sa support, and still nasa 700 plus subscribers na rin po tayo kahit papaano. Sana magpalawak natin to. Sana ma-appreciate ng mga Pinoy yung Tagalog review ng mga sapatos. Pipilitin ko po na mas marami pa tayo ma-review, lalong-lalo sa mga budget line na good performing na mga show, para kayang-kaya po ng masa yung mga sapatos na i-review natin. So yun lang po, ingat, God bless, stay safe, stay fit, be healthy, and God bless and mabuhay everyone. Wow.